pangalan mo ay Mulong, pwede ka bang tawaging Long for short? Yes. I believe. Pwede niyo akong tawaging Long for short. Dahil mahaba ang aking pagmamahal sa aking kapwa. Mahaba ang aking pasensya sa mga problema na dumadating sa aking buhay. Kahit short ako, hindi ako talaga physically long, okay lang. Because kahit short, small but terrible. And I thank you. Kung matalino ka, bakit mo sinunog ang iyong kilay? I believe, mga kaibigan, kung matalino daw po ako, bakit ko pa po sinunog ang aking kilay? Mga kaibigan, ang salita pong pagsunog ng kilay, ito po yung pag-aaral na kung saan gusto mong mahinsayo ang iyong sarili upang lalo ka pang umimprove sa iyong sarili, lalong-lalo na sa iyong kakayahan. Bilang estudyante po ng Tarlac State University, nagsusunog po ako ng kilay sapagkat gusto ko pa pong maging matalino at gusto ko pa pong lumawak ang aking pag-unawa. And I thank you! Sino ang mas negang gulay? Ang palaya o patola? Wow! Literally, masasabi natin na mas bitter talaga ang gulay na ampalaya. Kasi I believe mas, ano pa rin talaga yung ampalaya, mas bitter siya. Kasi literally, sa lasa nito, mapait siya. But nevertheless, sabi nga po sa akin ng aking nanay, once daw na magluluto tayo ng ampalaya, we have to smile para mawala yung bitterness nung ampalaya. And that's one thing that I would also associate to myself, that nevertheless, we experience some negative things, bad things in ourselves, but nevertheless, we should always smile and find ways to learn something from it. And yung bitterness na yan, kailangan na yan i-flash. Kailangan natin siyang i-flash or let go of that because we can never move on unless we're always dealing on something that hurt us. And I thank you. Kung love is blind, bakit may love at first sight? Kung love is blind, I believe, kung love is blind, bakit may love at first sight? Para sa akin po, love is blind dahil po, ang pagmamahal nararamdaman po yan sa puso ng tao. We feel love inside our hearts. Yes, there is love at first sight because we see the person as if we are interconnected. Pero pag pinikit natin ang mata, that is the time when we will feel the true love. We should know the person as to who and what they are. Kilalanin natin sila ng pikit mata at hindi natin sila mamahalin sa kung sino o anong itsura nila sa panlabas. Dahil mga kaibigan, ang panlabas na kanyuan ay tumatanda din at nawawala. Pero ang pagmamahal sa puso na nagmahal kang nakapikit habang buhay yan. Sabi nga po nila, we should love someone not based on their facial features, but based from what we feel inside our hearts. And I, thank you! Kung ikaw ay isang breadwinner, anong tinapay ang napanalunan mo? I believe na kung ako daw po ang breadwinner ng aming pamilya, ano raw pong klaseng tinapay ang aking napanalunan. Mga hurado at manood, isa lamang po ang aking kasagutan. Ang napanalunan ko po ay isang pandesal. Isang mainit na pandesal na kagaya ng pagmamahal ng aking pamilya, na kung hindi po dahil sa aking tulong, I was not able to sustain a living and save a lot for the future of my sisters and brothers. Mga kaibigan, kailanman hindi po kailanman naging hadlang ang aking kasarian upang tumulong po ako at ibigay ang 100% ng aking makakaya para sa aking pamilya. Ito po ang tinatawag na unconditional love. Unconditional love na kailanman hindi mabibili ng pera. Palagi po nating pakatatandaan na sa buhay nating tao na narito sa mundong ibabaw, opo, hindi kailanman naging batayan kung magkano man ang laman ng pera sa iyong mga bulsa. Ang mahalaga, nararamdaman mo na mahal ka ng pamilya mo. And I, thank you. Anong kanta ang mas nakaka-inspire? Tong-tong-tong, pakitong-kitong, o shagidi-shagidi-shapopo? I believe, mas naniniwala ako na mas nakaka-inspire ang Shaggily Shaggily Shampokpok. Kasi, ano siya? Oy, shampom. Ano ba yun? At ang masakit ang tinignan mo ako, sabi niya, Shaggily Shaggily Shampokpok. Girl, teka lang, masyado kong judgmental, girl, ha? Nagpapatawa ano lang siya? Ako. Shaggily Shaggily Shampokpok. Shaggily Shaggily Shampokpok. Ayun. Yun. Popo. Kasi,
Kaya ano, kaya siya mas nakaka-inspire kasi nung bata ako, siya yung lagi namin ginagawa. So mas nahubog yung pagkabakla ko nung ginagawa namin yan. And yung pagkabakla ko ngayon, siya yung tumatayo sa akin para maging ano, mas strong na ano, na tao pa. At mas maging malawak ang kalaman. Alam naman natin na malawak ang kalaman ng mga ano, ng mga bakla. At hindi natin dapat ikahiya kung ano man yon. And I thank you. Kung laway lang ang puhunan, malulugi ka ba pag napanis ito? I believe na kung ang laway po ang magiging puhunan, malulugi ka ba kapag napanis ito? Definitely hindi po. Because as a Filipino, we all have different ways in order for us to succeed. Uso mga po kapag sinabi nilang panis na ang laway mo, na yan ang mag-toothbrush ka. Para lamang yan sa buhay natin. Kapag nasa tingin mo na ang negosyo mo ay nalulugi ka, humanap ka ng ibang estratehiya upang ang negosyo mo ay mas makilala ng mga tao at tangkilikin. Nang sang ganon, at the end of the day, hindi na napanis ang laway mo, successful pa ang business mo. And I thank you. Kung ang boyfriend mo ay magician at bigla na lang nag-disappear, papalakpakan mo ba? Kung ang boyfriend ko po ay magician at bigla siyang nag-disappear, hindi pa ako papalakpak. Unang-una po, naging boyfriend ko po siya dahil nagustuhan ko siya nung niligawan niya ako. At pag siya po ay biglang mawala, magtataka po ako kung bakit siya nawala at hindi pa ako papalakpak. Ang gagawin ko po ay aalamin ko kung bakit siya nawala. At gagawin ko pong lahat ng kaya kong gawin para po siya ay bumalik sa akin. Yun lamang po at, and I, thank you. Kung sa kasabihan, lukohin mo na ang lasing, wag lang ang bagong gising. Sa iyong palagay, kailan mo bibiruin si Baron Geisler? Paglasing o pagbagong gising? Ayan, I believe bibiruin ko po si Baron Geisler kapag siya po ay lasing. Unang-una dahil siya po ay palaging lasing. At sa tingin ko po, pag tayo po ay nalalasing, tayo po ay napupunta sa isang lugar na minsan hindi na natin naaalala. Kaya masarap makipagbiruan, kaya masarap makipag-inuman sa ating mga kaibigan. Ayan, lagi lang po nating tatandaan na ang pag-inom ng alak ay hindi po dapat ginagawang hobby. Dapat po, dapat lagi nating isa sa isip na kapag iinom ng alak, ilagay sa tiyan, wag sa utak. Ayun lamang po. And I, thank you. Pag nagbenta ka ba ng manananggal, dapat half the price? I believe na kung magbebenta man po ako ng manananggal, dapat ba half the price? Hindi po. Bakit? Kung ang manananggal man po ay alam naman po natin na kalahati lang yung katawan niya kasi lumilipad yung kalahati, hindi po natin siya dapat ibenta. Bakit? Kasi darating po yung panahon at the end of the day, babalikan pa rin po nung manananggal yung naiwan niyang katawan. Hindi po natin dapat yung ibenta, hindi po natin dapat pakialaman yung mga bagay na hindi natin pag-aari. Kung hindi atin, huwag nating papakialaman. Kung hindi sa'yo, huwag mong galawin. And I, thank you.